Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala ang inyong lingkod na si Paolo Garces, aka Mr. PGG, businessman, employer, at vloggers. Ang tatalakayin natin ngayong araw na to ay tungkol sa pagrehistro ng business sa Pilipinas. Alam nyo ba na kailangan ninyo ng kapital dito ng worth 50,000 para lang sa business registration nyo sa Pilipinas. Kasi dadaanan natin yung bawat step or bawat proseso. DTI, SEC, Mayor's Permit, BIR, and etc. Kung ano man klase or anong nature ng business ninyo, may dadaanan pang ibang sector or registration yan. Example, for the business of pharmacy, dadaan pa kayo sa FDA dyan para kumuha kayo ng license to ano to operate or LTO. Yun. So kailangan ninyo paghandaan iyon. May iba't ibang klase ng pagrehistro ng negosyo sa Pilipinas. Professional, sole proprietorship, partnership and corporation, non-stock corporation at CDA. Yun na ito, ang tatalakayin natin sa limang nabanggit na ito ay professional at sole proprietorship. Bago natin simulan, alamin natin muna ano-ano ba ang mga ito. Professional or yung self-employed. Sino ba mga ito? Una, distributor or yung individual distributor na kumukuha lamang ng mga titinda o ibebenta niya sa mga wholesaler group. Then pangalawa, yung networker. Ano ba yung mga networker na to? Well, ito yung mga entrepreneur na so, merong iba-ibang klaseng networker. Merong networker na dito sa para sa empleyado, meron namang networker na para sa sarili niya. Yun yung dito tayo yung para sa sarili niya. Okay, then pangatlo, ito yung work from home o yung home base. Then, yung mga tao na walang office para mag-business lang. Proprietorship or single or individual proprietor. Ano ba ito? Ikaw yung mismo may-ari. Meron ka ng mga empleyado dito. Kasi i-re-register mo na yung business mo into business. Then mag-a-apply ka na or magkakaroon ka na ng employee-employer relationship. Simulan na natin yung pagdi-discuss ng pagrehistro ng business sa Pilipinas. Unahin na natin muna ang sole or single proprietorship. May apat na step kung paano mag-register ng business under the sole or single proprietorship. Kumuha or mag-apply kayo ng DTI registration. Paano ito? May dalawang klase ng pagre-register under the DTI. Una, online. Pangalawa is manual. Yung online, pupunta lang kayo sa website nito ng www.dti.com.ph. Ang pangalawa naman, mismo sa office pupunta kayo doon para kayo doon yung magpipill up and mag-a-apply at magre-registro ng inyong DTI registration. Magkano ito? Well, nasa depende to kung barangay, city or nationwide. So may 200 to 2,000 pesos. Ang duration ng proseso ng DTI is only 1 day. Kung sa online naman, kapag may GCash ka, instant andoon na 'yon. Magre-reply na kagad sa email 'yon. Kaya importante din na matuto ka through online. Para at least save ka sa pamasahe, save ka sa oras at yung time of freedom mo na nasa bahay ka lang or yung computer shop ka lang na hindi ka na maglalakbay. Next ay business permit or mayor permit. Kompletuhin ninyo ang mga kailangan para makuha ninyo yung permit na ito. After ninyo makumpleto ito, smooth na po ang inyong proseso sa business permit. Ang time or duration nito is papatak or tatakbo ng 2 weeks to 3 weeks. Depende sa magiging assessment ng zonal
ng zonal department o yung locations ng inyong office. Kasi i-check pa nila yan para kung talagang existing yung office ninyo under the lease contract. Kaya make sure na legal at walang... Ito na po tayo ng step 1. Ito yung nakuha na natin yung DTI. Then next issue, mayor's permit. Importante ang mayor's permit kasi kapag once wala ang step 1 at step 2, hindi ka makapag-registro or magpo-process yung step 3 mo. Ito naman yung step 3, ito yung BIR. Napaka-importante ng BIR sa atin kasi hindi mo masasabi ang iyong business na isang legal kung wala ka nito. Kasi kailangan mo tumulong or magbayad ng buwis sa gobyerno. Ano po kumuha ng BIR registration? Madali lamang, ika nga, sa step 1 at step 2, kapag kompleto ng requirements, smooth tayo. Ganito rin sa BIR. Dapat kompleto rin ng requirements ninyo. Okay, dapat kailangan may kopya pa rin kayo ng DTI, list of contract ninyo, and also in the business permit. Then, ito yung iba. Papakita ko sa screen, ha. Nakuha nyo na po yung mga requirements, ha. So ang ano nito, ang duration nito is only 1 day. Malimit na lang kung aabot siya ng 2 to 3 days kung kulang yung mga requirements niyo. Kasi meron tayo one stop shop na tinatawag na isinabatas ni President Duterte na pinirmahan niya under the BIR ruling. Kaya napakaganda na at smooth na yung proseso. Hindi tulad dati, aabot pa yan ng almost 1 week to 2 weeks depende na nga lang. Congratulations sa inyo dahil nakompleto niyo na yung step 1, 2, 3. Ito naman ay step 4. So yung step 4, napakadali lang kasi kompleto na kayo. 1, 2, 3. Ito yung SSS. Pag-ibig, PhilHealth. So, importante ito. Especially sa inyong single proprietorship dahil may empleyado na po kayo dito. Kailangan nyo i-registro yung kumpanya nyo under the SSS. Pag-ibig at PhilHealth. Importante yan. Only just a 1 month period lang ang validity niya. Pag hindi nyo na register yan, penalty tayo. Kaya whether makalimutan ninyo, akala nyo ligtas kayo, pagdating ng siguro 1 to 2 years, 5 years, once malaman yan ng mga sektor na yan, magkakaroon kayo ng penalty. Kaya make sure na lang po ma-register ninyo. Alright! So, congratulations sa inyo dahil kayo ganap na isang negosyante na po at legal na businessman sa Pilipinas dahil kompleto na po ang registro nyo. Make sure na ipapaskil ninyo yan sa office ninyo kasi binibisita nila yan. Once na natapos na yan, baka on the spot, ma-on the spot audit kayo ng mga BIR, munisipyo, na hindi nakapaskil yung mga permit ninyo. Sorry na lang po, baka ma-penalty audit tayo. Kaya, follow the rules. And also, kung may mga kakilala kayong accountant, just make sure magpa-advise kayo or kumuha na po kayo ng mga accountant para hindi po kayo maliligaw. Kasi ang pagkakamali ng isang negosyante or nagsisimula ng negosyante o nagnegosyo is yung akala nila, alam na nila yung paglilibro, alam na nila yung pagpapal sa BIR. Hindi po ganun kadali yun. Kasi mas maganda po na may expertise or may professional na kayong kukunin para dito. Para smooth na po, umpisa pa lang. At kung sakaling lumaki po ang business ninyo, wala na po kayo po problemahin pagdating po sa mga filing o yung mga mandatory filing. Good news po sa mga professional o yung mga work from home, distributor, networker, at yung mga walang office. Hindi nyo na po dadaanan yung step 1, 2, and 4. Kasi wala naman po kayong magiging empleyado dito dahil sarili at wala po kayong office. Ang inyo lang gagawin dito, yung step 3, yung BIR. Kukompletuhin nyo lang po yung mga requirements. Ito yung mga requirements na to, ipapakita ko sa slide na ito.
Congratulations po sa professional at sole proprietorship. Kayo po ay isang ganap na taxpayer na po. Kayo ay legitimate businessman sa Pilipinas. Tips lang po, total kayo na po ay legal na taxpayer po. Be on time po sa mga filing po at pagbabayad po ng buwis para ma-avoid po natin yung penalty. Medyo masakit po kapag once na na-delay po tayo dito o yung na-penalty sa mga filing na regarding sa BIR. Napakalaki ng penalty nila dito at interest. Example lang ko na lang po kayo. Pag na-delay po kayo ng isang araw dito, meron na po kagad kayo 20% penalty surcharge. Then, addition pa yung iba. Or else, medyo lumaki pa dahil kung hindi makalimutan ninyong bayaran. Kaya po, ang advice ko, gumawa po kayo ng professional o yung expertise regarding dito. Para at least, in the beginning of your business, hindi na po kayo maliligaw at smooth na po yung operation ninyo. At hindi na po kayo kakamot sa ulo. Not mamomoblema kung paano nyo lulutusin to. Hindi na po kayo dadaan sa butas ng karayom. I hope sa video na to o sa vlog na ito may nakuha po tayong impormasyon at aral. Kung may natutunan po kayo sa video na to, please subscribe, hit the button bell, and para ma-update po kayo sa susunod na video natin. Marami pa po tayong ilalabas regarding on the how on business and other. Marami pa po. Kaya subaybayan nyo po ang aking mga video. Shout out sa mga nag-comment po. Salamat po.